natin yan is bakit nga ba nagkakaroon ng vibrate or dragging, ano yung mga dahilan. So isa sa mga dahilan yan is minsan sira na yung bola, sira na yung pulley, at wala nang grasa. Ayun lang yung kalimitang dahilan. Kalimitang dahilan yan is madumi. Ayun lang, madumi. Tapos kulang sa linis ng belt. Yung belt kasi pagka marami na siyang dumi or grasa, dumudulas na yan, dumudulas. Sa inyo nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng slide or dragging yung pag-aabante ka na. Kunyari, naka-stop ka, tapos aarangkada ka na. Hindi ka agad nagre-response yung panggilid versus dun sa throttle na piga mo. At ito pa isang tip. Kailan ka ba talaga magpapalit? Magpapalit ng belt. Depende yan sa tinatakbo mo at kung paano ka mag-drive. Kung mag-drive ka is laging walwal, tapos lagi kang long ride, hindi tatagal yung belt mo. So kasi yung belt, pagka laging long ride, so iinit yan kahit ano namang bagay, pagka laging gamit na gamit, hindi tatagal. Pero kung lagi ka lang naman trabaho, bahay, eh hindi yan ganun kadali bibigay. Lalo na may proper maintenance na palaging ginagawa. Sa mga bell naman, paano ingatan? Bakit nagsisira ka agad? Or nagiging violet yung bell nyo? Huwag nyong i-re-rev pag naka-center stand, tapos bigla nyong ipipreno, or i-re-rev nyo habang nakapreno. Ang tendency nyan is masusunog yung flat bell. Kaya minsan may mga nakikita kayong kulay violet na yung clutch bell. Ang habit na sa pagdodrive is naka-center stand, tapos nire-rev. O kaya naman tapos nakahawak sa preno. Yun, yun yung mga dahilan yan. Tapos, ano pa ba? Ano ba dapat panglinis talaga? Magandang panglinis is kung budget mill lang at kung ikaw naman yung maglilinis, gasolina talaga. Pero kung may budget ka naman, bumili ka nung carb cleaner. The best yun, panglinis. Carb cleaner. Carb cleaner, tapos yun, bubuga mo lang yun, malinis na yun. Tapos kuha lang ng basahan. Pag-check nung kailan ba dapat magpapalinis ng panggilid, advisable is every 3,000 ipalinis mo yung panggilid mo para ma-check mo kung okay pa ba yung bola mo, tapos yung belt mo, pan belt. Kasi pagka laging hindi mo, pag inalagaan mo naman yan, hindi naman yan masisira eh. Parang ano lang yan, parang pag-ibig mo lang. Pag inalagaan mo, hindi kayo maghihiwalay. Amen. So yun lang, basic tip para sa mga pag-ibig natin. Niyo lahat ng klase ng scooter.
iba kasi pagka siya nga pala, dagdag ko na rin yung ibang shop, mag-ingat kayo. Sasabihin pagka nagdadrag na yung motor nyo o nagbabibrate, is papalitan na kaagad ng bola o kaya belt. May mga ganun mapagsamantalang tao. Pag hindi alam talaga, pag walang alam yung may-ari, is papapalitan niya talaga. Kaya ang kailangan lang naman, linisin at lagyan ng grasa yung clutch housing. So, ayun yung mga typical na dahilan. Ayun yung mga isa sa mga pinagsasabi ng mga magagaling na mekaniko at matatalino at mapagsamantala. So, kaya mga trop, ingat kayo sa mga ganon. Dito sa signal, maraming shop na ganon. Sa Taguig, around Taguig. Punta kayo sa may ML Quezon. Ano mga habang address yun? Ayano Street? Tinga Avenue ba yun? Sa may tapat ng Wow Salon dyan. Doon, the best doon. Para hindi kayo maloko. Hindi naman kagad kasi nagpapalit kagad ng mga piyesa, lalo na pa brand new sakyan mo o motor mo. Ano kuha mong papalit ka kagad? 7,000 odometer, magpapalit ka na, kalokohan yun. May nabasa akong post kagabi. 7,000 pinagpalit ng belt saka bola. Kalokohan ang malaking kalokohan yun. Traffic na naman sa C5 as usual. Ang stinger niya sa rear fender, oh. Boom punit.